Ayan guys, at inabot po kami ng napakalakas na ulan dito po sa bahay nila Judy. Ayan po, oh, ganito po ang nangyayari sa bahay nila. Oh, pag umuulan, no, butas po. Ayan, tinitignan ni Russell. Oh, ang lakas po ng tulo. Napakahirap po pala talaga ng sitwasyon nila dito sa bahay nila at talaga namang grabe. Ayan, ang sipag ng dalawang bata. Oh, nagpupunas po sila at bumabaha po kasi, no, bumabaha. Ayan, napakasipag ni Russell. Oh, talagang punas siya ng punas. At kawawa talaga, no? Sobrang lakas po ng tulo po dun sa mga bubong po nila. Kaya ayan, papalitan na natin yung kanilang bubong. Ay grabe, nabasa na yung ulo ni ano, oh, ni Russell sa ulan, oh. Kasi nagpupunas siya kanina ng ano, ng tulo, oh, nabasa na yung pati nga. Naku, nabasa na yung ano mo. Palit ka ng ano, magpunas ka. Dali, punas ka. Dali. Saan ka pupunta? O, kuha ka daw pestawin. Ay, grabe, ang galing ng aparador nyo. Rep ba yan? Rep yan, Judy? Ay, grabe. O, kuha daw ikaw pa muna sa pestawin. O, yan. Punas mo yung ulo mo at nabasa. Ang ganda ng aparador nila, Rasen. Eh, yung sa taas. Ano laman nung taas? Patingman daw yung taas. Ay, rep nga. Ay, grabe. Ang ganda ng damitan nila. Ano, oh, Judy, oh. Oh, rep. Hindi maluluma yung damit nyo. Oo, ano, Judy, hindi maluluma yung damit nyo dyan. Mapuprosen. Ganda ng aparador nila, oh, guys, oh. Eh, lumang rep to, no, Judy? Sira na daw sa ginawa nilang, ano, aparador. Ayun. Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga ka-learny dyan, mga katropa at mga kalingap. So, ngayong araw po ngayon ay, anong araw ngayon, Daddy? Wednesday? Oh, Webes na ba ngayon? Grabe, ang bilis ng araw, Webes na pala. So, Webes na po pala ngayon, July 13. Okay, so ngayon pong araw po ng Webes ay pupunta po tayo sa bahay nila, Judy. At bibilihan na po natin ng bubong si Judy at ipapagawa na po natin yung kanilang bubong kasi tag-ulan na po, ulan na po ng ulan, no? Dito po sa Dait, araw-araw po umuulan, kaya kailangan na po talagang maipagawa yung bubong at kawawa naman po yung mag-iina at nababasa daw sila pag umuulan, no? Gumigising sila sa gabi at lumilipat sila sa portion na walang tulo, kaya yun, sabayan nyo po kami ngayong araw po na to na pumunta at magbigay ayuda kay Judy at maipagawa po yung bubong niya. So tara po! Ayan guys, nandito tayo sa bilihan ng pawid. Ayan si ate, yung may-ari nito. Shout out ka, te! Ito yung bilihan ng pawid. Nagmahal na daw yung pawid. Sir, magkano na po ba pawid ngayon? 900 na po. 900 na? Asawa nyo ba si ma'am? Hindi po, nakisilong lang. Hahaha. Ay, si Daddy Donut. Bigla tuloy nagmahal. Ayan, at si ate pala yung may-ari dito. 250. Ayan, mabili kami, tay, at papagawa natin yung bubong ni Judy. Kasi tumutulo. Tumutulo na yung bubong ni Judy. Nung dumaan kasi kami dito, tay, wala kaming dalang sasakyan. Kotse lang. Hindi kasya. Kaya, yan, no, bumili pa kami ng van, no, para magkasya. Ayan, at bibilihan na natin si Judy ng bubong. Daddy Donut, pati ka mag-vlog. Mag-vlog ka. Hindi, okay lang. Ayan, no? Ganyan. Ilan bang ano sa ano? 10. So, kung 10 mga may nasa mat. 250 eh. 25 na piraso. 25 piraso. May tawad naman 'yan. May tawad 'yan, no, ate. Thank you.
250 na yun, te. Asan ang daan? Ano, 100 na yan, daddy? 100 na? Ayun pa. Te, paano yan, ano? Paano yan na hindi lumalabas ang tubig dyan? Paki-explain natin sa mga manonood natin. Bakit daw hindi tumutuloy yung tubig sa pawid? Hindi, ate. Okay. Sige. Si Kuya daw mag-explain. Ulan? Yung tubig? Hindi, walang lumulusot. Hindi nalusot yung tubig. Pasaway ka talaga, Daddy Donut. Maraming natutunan sa iyo ang ating mga viewers. Tutulong nga lang naman daw pag umuulan. Baka kulang tayo, ha? Di bali ng sobra, huwag lang kulang. O yan, 30 na to, 30. Buuin mo daw muna ng 100. 40. $50 $60 $70 Tatlo na lang. $80 $90 Tapo na? Nilibre daw isa. Grabe, yung pagod ni ate. Ate, dapat may kasama ka pa ng lalaki. Alakalis na asawa mo. May kaalaman na naman tayo kay Daddy Donut. Ano daw? Oo. Para pang bubong. Hindi, baka ang tanong pa daw, bakit yung iba mas gusto yung pawid kaysa sa yero? O yan, sagutin mo. Ah, mas mura. Presko yung presko. Yun ang hindi natin alam. Ang pawid daw po, ako din kay Daddy Donut, ay may gluta tayo. Kaya pala si Judy, ang puti. Kaya ang gusto niya talagang hero ay pawid. 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 Palitan daw ng pawid, nakakaputi daw ang pawid, sabi ni Daddy Donut. Lima pa kayo, lima. Hindi, totoo naman talaga sinasabi ni Daddy Donut. Tingnan niyo po si Judy, napakaputi. Kasi nakapawid. Ayan. Ayan, naubos na yung pawid ni ate. Ibig sabihin, te, hindi siya hindi yung tubig tumutulo. Basa eh. No. Mabigat ba siya? Mabigat. Ayan guys, kasi ang gusto ni Judy, pawid lang. Kaya ang binili natin ay pawid kasi gusto niya pawid lang. Ayan, sana lang. Pagod si Daddy Donut. Daddy Donut, pagod ka ba? Papamerienda yan yan ngayon. Mamaya, kakain tayo. Kung ang tinutuhog na kamote, at ang kinutuhog na saging is banana cue. Ang kinutuhog na dahon, ayan, pawid. Pawid. Paano, alik ka na? Keep the change. Oh, keep the change. Oh. Ano na yan, keep the change na ate. Salamat. Ayan.
Salamat din, te. Okay, ayan na po guys. At ito, papunta na po tayo sa bahay ni Judy. At nakabili na po tayo ng pawid. Tara po, samahan niyo po kami. At i-deliver na po natin yung pawid doon po sa bahay nila Judy, nang mapagawa na po natin yung kanilang bubong po. At kawawa naman po yung mag-iina. At tumutulong nga daw po yung bubong. At tag-ulan na po ngayon dito sa dait po. Ayan, oh. Actually, katatapos lang po umulan habang tayo ay bumabiyahe. Tara po guys, samahan niyo po kami. Ayan guys, nandito na tayo kala Judy. At ito po, ano? At ibababa na po yung mga pawid. Ayan. Yung mga... Ha? Ay, dadaan. Sorry po. Sorry. Ayan. Ibababa po yung pawid. Hindi po kasi makakapasok yung sasakyan doon kala Judy mismo kasi. Ito po, tulay na po ito. Ito tulay. So, ang nakadaan lang dito, motor. Hanggang dito lang po yung sasakyan. So, dito po nila ibababa. Yun yung pinsan po ni Judy, yun, yung isa na yun. Na tutulong daw po na magkabit. Babayaran na lang sila, kuya. At ibababa yung pawid. Ay, nahakot na yung ano, pawid papunta kay la Judy. Ayan. At pisa nang gawin yung bubong nila Judy. At madalas na po ang ulan ng ulan po ngayon. Ayan. 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 Ayan na yung bubong nyo. Ano, Renz? Ayan na yung pawid. Ayan, tuwan-tuwa sila, oh. Mapapalitan na yung bubong nyo. Ayan, ay bless. Ay, si bait. Ay, bait. Ay, bait mga bata. Kamusta na, Judy? Pamlay po ang katawang ko. Hindi po kasi lang po karamdam ko. Galing na po kasi sa labasan kanina. Ah, kaya nga po hindi ako nakating kahapon sa... Recognition day? Yung papa ko na lang po. Ah. Ano kasi nagpunta pa kami dito sa may 6, purok 6. Okay. Anong purok nga ba to? 5? Purok 7 po. Ah, 7 pala to. Pumunta kami sa purok 6. May binlag pa kami. Okay. Ito si Russell at saka si Renz. Congrats ha, Renz. Dami kang award. Ito po, eh. Oh. Nasaan? Ay, dako, papakita niya. Oh, nasaan daw yung award ni Renz? Pating man daw? Medal lang. May medal lang? Oh, dalawang medal. Nasaan daw? Ay, grabe. Dami. Ganda. Saka pa ito yung ano niya.
yung certificate niya, yung excellence award po. Ayun, yung certification daw ni Renz. Ayan guys, nakikita niyo naman yung bubong nila. Oh, butas-butas na talaga. Oh. Ay, talaga halos po umagdamag kami din dyan sa mga bata. Nag-akyat si mama dyan kagabi. Nag-akyat si mama mo dyan kagabi? Opo. Bakit nag-akyat? May tumutulo. May nga lang po ng karton eh. Basa-basa po talaga yung gaan namin. Basang-basa yung gaan nyo. Ayan. Ako napilitan talaga ako mag-akit kagabi. Oo, pinilit na nga namin makapunta ngayon para mapalitan na yung pawid nila. Ayan, oh. Buti nga po, Ate Lorne, nakarating po kayo ng ligtas. Ay, oo, may nag-landslide daw doon sa may ano. Dito daw po banda. Mabuti na lang nagparakali kami ng daan. Kung di, hindi pala kami makalusot, nag-landslide. Ano po sabi nga ni Mama, baka hindi sila makadaan. Sabi ko sa parakali daw po sila nadaan. Oo. Kasi doon may bilihan ng pawid eh. Kaya doon kami nadaan sa Paracale. Mabuti nga doon kami dumaan. At hindi nga doon nakakalusot yung mga sasakyan at may landslide nga daw. Brownout na po. Pa-brownout ngayon, kaya pala wala. Kagabi pa. Kagabi pa brownout, kaya din pala walang ilaw din doon sa kinainan namin. Kumain muna kami, gutom na, alas dos na oh. Ala ko nga po ay, dito na po na basay. Kaya po yung po sinabihan kong maghahakot, pinauwi ko muna po kanina ko lang. Hindi, pagdating namin nandun siya eh. Pagdating okay. Namin, nandun siya. Po, nagugutom na daw po. Oo. Nag-iintay siya sa amin, nandun siya. Sakto. Ano masasabi nyo, Russell Renz, na mapapalitan na yung bubong nyo? Mapapalitan na po yung bubong namin. Hindi na po si mama maparaakit sa bubong. Hindi na maparaakit si mama mo? Hindi na po matulo sa ano namin. Makakaayos na po kami ng tulog. Ay, grabe. Hindi po dati nang... Paggabi, nagising kayo pag matulo? Ay, kaya po hintayin muna namin maghinto po yung ilang para makatulog na po kami. Eh, paano kung di mahinto sa buong gabi? Hindi kayo matulog? Hindi po. Ay, talaga? Hindi daw sila talaga matulog. Halos po isang timba na yung naipo namin tubig sa loob. Kali, hilimas limas. Oo, kasi tingnan nyo guys, butas-butas talaga yung bubong nila. Oh. Kagabi po ay siniksikan ko na po ng karton ay natulog pa rin po pag malambot na. Oo. Hindi po kaya na rin ang... Pasok po kayo kahit butas-butas po ang loob. Dito pa kayo. Hindi, sige, okay lang. Dito na lang kami sa labas at mainit. Dito mahangin, no? Ayan. Ay, ang loob namin. Hindi, okay lang yun, Judy. At, ayun nga, ano, puro karton nga yung loob nila. Kasi nagbaha. Ayun nga, oh, may timba pa dun, no? Oh. Ay, oo nga. Puro timba pa, oh, may timba pa dun. At ito nga naman, oh, tingnan nyo, oh, puro karton. Kasi nabaha dyan, Renz, nabaha? Opo, isang po natulo. Natulo daw. O, hindi na matulo ngayon, no? Ito na yung bubong nyo ay. No? Tuwa ba kayo? Ha? Masaya na po kami. Masaya na kayo? Opo. Yun. Sige, wag na. Dito na lang tayo sa labas. At paano? Mahangin dito, mahangin. Ayan, no? Si Renz. Congratulations, Renz, ha? At napakadami mong award. Napakatalinong bata. Talaga nitong batang to. Kanino mo ina-award yung mga kanino mo dinededicate yung mga award mo? Kanino mo binibigay? Kumbaga eh. Kay mama mo. Ayun. Kay mama mo lang? Kay papa? Siya rin. Siya din. Ayun. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob kay papa? Hindi po. You're very good. Bait man na bata. Ayan, oh, nahakot na nila yung pawid. Guys, oh, ito na. Galing ni kuya, oh, dami. Uy, ayun, oh. Nahakot na ni kuya, oh. Mabigat man pala kasi, no? Mabigat din pala. Ayan. Ay, salamat. Thank you. Kabait naman talaga nitong mga batang to. Oh. Thank you, thank you. Salamat. Salamat, be. Ayan, naghahakot sila ng pawid. Oh, ayan. At panay na kasi ang ulan, no? Tapos na ang summer? Tapos na? Ha? Tapos na, no? Ulan na ng ulan. Lakas ng ulan, no? Ang pogi talaga nito ni Russell, oh. Maraming nagsasabi, pogi ka ba? Opo. Ay, galing. Kanino ka daw ba nagmana? Kay mama po. Uy, kay mama. Si Kuya Renz, kanino nagmana? Kay papa po. Kay papa. Kamukha ni papa mo si Renz? Opo. Kamukha mo ba si papa mo, Renz? Ay, kamukha niya si papa niya. Tapos si Russell, kamukha siya ni mama mo. Uy. Kasi po mabait si mama. Kasi daw mabait daw si mama niya. Bakit si papa mo ba hindi mabait? Mabait rin po. Ayo, mabait din. Meron kaming kasama dito, oh. May artista kaming kasama. Pakikilala ko kayo.
Ay, kadali, papakilala ko kayo kay Santa Claus. Ayun, no? Ayun, no, si Santa, oh. Santa, isang kaway naman dyan, Santa. Oh, ayun, no? Isang kumakaway. Kamusta daw? Santa Claus mo, antok na. Pagod si Santa, nagpunik kami ng bundok, ay. Nagpanig kami ng bundok doon sa purok sa is. Buti dumaan sa baba. Saan? Napaputik po dyan sobrang ngayon at grabe po, nagbaha kagabi. Ah, nagbaha kagabi dito? Lakas po kasi ng ulan. Ay, lakas ng ulan talaga. Ang oras lang po dito magbaha, ay mag-ulan, talaga po babaha. Ah, nagbabaha na talaga. Tapos kawawa sila. Ay, ayun yung mga nilagay ni Judy na mga karton, oh. Eh, Judy, kasi nilalagay mo karton. Eh, natulo talaga yan. Ay, wala na po. Kailalagay temporary po mo kasi. Dapat kahit plastic pa, ba? O yung tarpaulin, mga ganon? Eh di bali, papalitan naman na yan, huwag ka na mag-alala. Bukas, paumpisan mo na. Halanganin daw. So bali, umpisan din bukas, ano, bibigyan ka na lang din namin ng pang-labor. Ilan yung gagawa? Dalawa lang po. Dalawa silang gagawa. So, kaya naman po yung dalawa. Kaya na nyo yung dalawa. So mga ilang araw kaya gagawin yan? Siguro po kahit isang araw. Ah, isang araw, kaya nila yan? Ako po kaya naman. Kalating araw. Isang araw, no? Kaya na nila. Ayun, yun naman pala. Mabilis lang. Para at least hindi natutulo yung bubong nyo, no? Apo. Yun. Kasi kawawa naman. Na-swimming ka sa gabi? Na-swimming? Hindi pa. Sabi mo, may baha. Hindi ka na-swimming? Hindi po. Ikaw, Kuya Renz, pag tumutulo, baha, anong ginagawa mo? Nagtutulong lang po kay mama. Nagtutulong ka kay mama? Magpunas? Tapos po nagsasahod. Nagsasahod. E di may tubig na kayo pang ano, pang ligo ngayong araw na to. Ang dami kayo nasahod kagabi. Ay, madumi. Ah, puro pawid. Ah, pag may tumutulo, pawid din. May kasamang pawid. Opo, at bulok na po. Ay. Nalambot. Pati po yung ano namin, higaan. Ano na yun po, malambot na rin po. Pati higaan nyo? Kailangan mo ba ng bagong kama? Kailangan bagong kama? Huwag na po. Eh ba, lumusot ka na. Sabi mo malambot na. Sana po, kailangan kahit malambot po. Eh baka malusot ka pag tingin ni mama mo, nasa ilalim ka na. Ha? Bili tayong bagong kama? Huwag na po. Ayaw niya talaga. Bait mang bata ito. Ayan si Judy. Judy, kamusta na? Okay naman po, kahit pa paano, nakakaraos. Ayan, at so, ano nga ba Judith mo, Judy? Judith, si Judith. Judith. August 6. Ah, ayan. So, malapit ka na pala mag-Judith, no? Saan mo plano, mga anak? Tatanggapin ka na ba sa, ano, sa public hospital? May record ka na? Tinatanggap ka na? Hindi, nagpa-record ka kay Doc. Hingi ka ng record kay Doc, di ba? Kailangan nyo na check up ka sa kanya. Okay. So, saan mo pala plano, mga anak? Yung po, sa hospital na lang po. Kasi wala rin naman po kami pangalaya. Sa, ano ba yon? Sa Daet Provincial? Libre lang ba sa Daet Provincial? May bayad yata din din. Ayan, habang in-interview natin si Judy, ito, naghahakot sila ng pawid. Judy, naniniwala na ako sa sinabi ni Dr. Donat. May bago tayong kasama sa trabaho. Ang pangalan niya, Dr. Donat. Na yung daw pawid, tumatalsik yung tubig ka, kuya. Tumatalsik sa akin. Na yung pawid daw ay may kasamang glutathione. Kasi ang puti mo eh. Kaya pala si Judy, gusto niya yung bubong nila eh. Pawid, ayan o. Kasi presko, no? Presko. At may kasamang glutathione. May pinapatawa lang kita, Judy, ah, kasi baka mamaya iyak ka na naman eh. Mami, si mama malungkot. Lagi pa rin malungkot si mama mo? Opo, minsan. Malungkot pa rin daw si mama niya. Bakit? Nakikita mo, malungkot pa rin si mama mo? Hindi mo kasi pinapasaya eh. Pinapatawa ko na lang po. Pinapatawa mo siya? Paano mo siya pinapatawa? Binibiro ko po. Ano sinasabi mo kay mama pag binibiro mo? Sabi mo, mama, anak mo ba talaga ako? Kasi ang pogi ko eh. Sino nga kamukha mo ulit? Si mama po. O, kamukha mo si Russell eh, no? Si Renz, kamukha yung papa niya.
Ayan. Pinapasaya lang kita, Judy. Kasi malapit ka ng mga anak. At, excited ka na ba? Excited po na. Ay, paano nga pala pag kapanganak mo at gusto mo magtrabaho, saan mo iwan yung baby? Sa amin na lang. Pwede mo namang iwan sa amin kung gusto mo para makapagtrabaho ka. Gusto ko talaga makapag-aral yung dalawa kong anak. Gusto mo makapag-aral? Wawa naman po yung dalawa kung hindi makapag-aral. Sisimula pa lang po eh. Kaya mag-aral? Yung dalawa daw niyang anak, gusto daw niya mapag-aral. So, gusto mo magtrabaho? Mag-abroad ka, Judy. Magkukuha sa iyo. Gusto mo ba mag-abroad? Pumunta ng Hong Kong? Pagkarahin mo sa amin yung dalawa. Kami mag-aalaga sa mga anak mo. Para sa kinabukasan ng mga anak mo. Ha? Siyempre, hindi naman namin yung pababayaan. Para sa future nila, kasi may pangarap ka sa kanila na makapagtapos sila. Sayang naman po yung galing ng anak ko sa pag-aaral ko. Hindi ko papag-aralin. Tama. Okay lang ba sa'yo kung si mama mo ay magtatrabaho? Okay lang sa'yo? Gustuhin ko mabu ako ang magpalaki sa kanila. Mag-aalaga sa kanila. Kasi po ibang alaga ng nanay. Wala kang magawa, no? Kasi kailangan mo rin kumita ng pera, no? Para sa kanila. Diba, no? So, pagkapanganak ni Judy, guys, ayan, no? Malapit na mga anak next month. Due date na si Judy, eh, kailangan niya daw magtrabaho. Pag nagtrabaho si mama, okay lang ba sa'yo maiwan ka sa amin? Hindi sa mabok ay mama. Di nga po pwede kasi magtatrabaho siya, eh. Di ba pwede trabaho, bata sa trabaho. Paano yun? Paano magtatrabaho si mama mo kapag ano, kasama ka? Maiwan ka sa amin? Kasi mo, ayun, umupo na. Paano pag ang trabaho ni mama mo nagmamanicure ng patay? Kasama ka? Hindi, masama na nga daw siya sa atin. Renz, ayan si Renz na lang natin. Kuya, tayo ka, kuya. Kuya, tayo ka. Renz, pag okay lang ba sa iyo matrabaho si mama mo? Okay lang? Para sa kinabukasan nyo? Pag matrabaho si mama mo, walang magbabantay sa inyo, okay lang ba sa iyo na kami muna magbantay sa inyo? Okay lang? Yan, naiiyak si Renzo. Kasi para naman din sa inyo kinabukasan nyo, no? Kasi wala naman ang maasahan si mama nyo kasi wala na si papa nyo, di ba? Hindi ko nga po alam paano siya nakakakain. Paano siya nakakatulog sa gabi. Ayan, may hugot na naman si Judy. Ang ating reyna ng hugot. Sige, Judy, ituloy mo. Ano nga yan? Hindi ko po alam kung paano siya nakakakain at nakakatulog sa gabi. Kung alam niya may pamilya siyang iniwan. Ayan, tama. Tama, tama. Naiyak talaga sa Judy. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya mananam. Hindi sa mama yung loob ko. Alam na, alam na po yung sitwasyon namin. Buntis po ako. May mga anak kami maliliit. Tapos yung bahay pa namin, tulo-tuloan. Alam niya hindi ako makakapagtrabaho. Lumuha niya kami yun. Wawa naman si mama mo, no? Ay, naku, umiiyak din si ano, oh. Naipaiyak na rin si Russell. Russell? Russell? Bakit ka dito? Bakit ka napaiyak, Russell? Bakit? Kawawa po si mama. Kawawa si mama mo? Naku, ngayon ko lang nakita umiyak si Russell. Naawa ka kay mama mo? Paglaki mo, pagbubuti mo pag-aaral para paglaki mo, ikaw na magtatrabaho, ha? Anong gusto mo paglaki mo? Ha? Para makatulong po kayo ng mama. Pulis? Opo. Ah, gusto mo magpulis? Ikaw ang magiging pinakagwapong pulis sa buong Pilipinas. Kagwapong bata, eh, oh. Ito, madidiscover to maging artista. Artistang pulis. Idol mo ba si Cardo? Opo. Ay, idol niya si Cardo. Manawagan ka kay Cardo. Dali. Kaya Cardo, gusto ko po maging pulis. Idol po kita. Paglaki ko po, gusto ko po maging polis. Ayan, idol mo pala si Kuya Cardo, si probinsyano? Apo. Si Coco Martin? Apo. Uy, idol pala ni Russell si Coco Martin.
Alam mo ba na kasing gwapo mo si Kuya Cardo, si Coco Martin? Kasing gwapo mo siya? Alam mo? Oy, opo daw. Alam niya. Kapuging bata, oh. Kuya, pwede niyo pong ipasok yung pamawabasa po kayo dito. Dito na lang po. Huwa ka daw nababasa kayo dyan. Di man, sanay na kami mabasa. Kanina pa kami nabasa. Lawrence, bakit pulis? Russell. Bakit daw pulis gusto mo? Sabi ni Kuya Red. Sabi nila, baga, pag pulis. Pag pulis daw, maraming chicks. Matulis. Naniniwala ka ba daw pag pulis, maraming chicks? Di po kami maasawa. Ay, di daw sila maasawa. Galing nito mga batang to, no? Imagine mo yun, nag-gets niya yung ibig ko sabihin. Kakaiba talaga kayo. Ang tatalino nitong mga batang to. Matured na yung isip nila. Akala ko sasabihin niya, hindi niya alam eh. Pala, sabi niya, di daw sila maasawa. Bakit hindi kayo mag-aasawa? Kasi po, hindi namin iiwan si mama. Pag iniwan po, mama, kawaba man po. Ay, napakabait na bata talaga nito. Oh. Ikaw din ba, Renz? Ganun ka rin? Hindi mo iiwan si mama? Opo. Hindi ka rin mag-aasawa? Hindi. Hindi? Hindi po pag iniwan namin si mama. Wala po siya mga utosan. Ay, kawawa. Ano? Grabe, ang babait nitong mga anak mo, Judy. Judy, huling tanong na lang. Oh, may pahabol pa. Ano daw? Mapapagod po si mama. Mapapagod daw si mama nila. Napakabait na mga anak mo, Judy. Huling katanungan na lang. Anong tingin mo sa pagkapanganak mo? Anong magiging desisyon mo talaga? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, Judy, na magtrabaho uli, gagawin mo ba na magtatrabaho ka talaga? Para sa mga anak mo. So, huwag kang mag-alala, Judy, at pinapangako naman namin ni Red na tutulong kami sa'yo. Kung wala kang mapag-iwanan ng mga anak mo, pwede mong iwan sa amin. Alagaan naman namin sila mabuti, no? Para sa ganun, makapagtrabaho ka ng maayos, no? Para sa kanila. Ayan. Mapayag na ba kayo na may iwan kayo kay Tita Lorny at kay Kuya Red? Opo. Yun. Ikaw, Renz, mapayag ka? Opo. Yun, no? Grabe. Napakababait nitong mga bata na to. At huwag kang mag-alala, Judy, at yung pagtitiwala mo sa amin, eh, siyempre, alagaan namin ng mabuti yung mga anak mo. Papasalamat po ako sa inyo at nakilala ko po kayo. Binigay po kayo sa amin ng Diyos. Hmm. Naiyak na naman si mama nyo. Patawanin mo, Renz. Patawanin mo si mama. Naiyak na naman, oh. Kiss mo si mama mo, dali. Kiss mo, Russell. Kiss. Kiss mo para hindi na maiyak. Ayun. Ayan. So, ayan guys. Nandito na po muli tayo kala Judy. At ito, kasama niya si Russell at si Renz nandito. Maulan po, ano, madilim po. Anong oras na ba? Alas 3 pa lang yata, no? Pero napakadilim na. So, ito na po, inahakot na po yung pawid. At sila kuya yung gagawa bukas, no? Judy, pagawa mo na lang bukas, ha? Maiwanan na lang kami ng pangbayad mo sa labor. At yung kung ano pa yung kailangan bilihin, ha? Iwanan namin. Ayan, okay? Ayan po guys, so grabe po talaga yung butas ng bubong nila Judy, no? Makikita nyo po yung sinasabi kanina ni Russell na pumapanik daw po si Judy at dinidikitan lang po ng mga karton-karton. Ayan po, oh. Pumapanik daw sa bubong at sinisingitan niya ng mga karton yung butas. Para po hindi po masyadong malakas yung tulo po ng tubig. Ayan po, kitang-kita yung mga karton po. Guys, oh, kawawa naman talaga itong mag-iina na ito. Oh. Grabe, oh. Ayan, oh, guys, oh. Ayan, naabutan tayo ng ulan dito. Oh. Mm-hmm. Dapat pala binili natin ng tarapal muna. Talagang ang lakas ng tulo, oh. Wawa naman pala talaga. Hey, tita. Bakit nabutan ang ulan? Ayan. Salamat po. Para pang bayad din sa pagtulog. Kasya ba yan? Kasya naman. Kasi meron pang pera dito. Dali ko ng bigas para pagbalik. No? Salamat po sa inyo. Saka yung iba pang kailangan. Yun. So,
Grocery. Tsaka grocery. Marami pa tayo. Bibilihin. Bibilihin para kay Jody. Tsaka huwag ka mag-alala, Jody. May isasagot na ng mga damit pang bata. Mayra pa kapag maglabada ka at kabuanan mo na next month. Oh, yun, dito na ako. Sabi ko, dami yan mo pa, ha? Binatang medalya. Kumari. Kasi ka pa naman. Salamat. Yan, o. Ay, grabe, nabasa na yung ulo ni Russell sa ulan, oh. Kasi nagpupuna siya kanina ng tulo, oh. Nabasa na yung, pati nga, naku, nabasa na yung, palit ka ng magpunas ka. Dali, punas ka. Saan ka pupunta? O, kuha ka daw pestawin. Ay, grabe, ang galing ng aparador nyo. Rep ba yan? Rep yan, Judy? Ay, grabe. O, kuha daw ikaw pa muna sa face towel. O, yan. Punas mo yung ulo mo at nabasa. Ang ganda ng aparador nila, Rasid. Eh, yung sa taas. Ano laman nung taas? Pati yung man daw yung taas. Ay, rep nga. Ay, grabe. Ang ganda ng damitan nila. Ano, oh, Judy, oh. Oh, rep. Hindi maluluma ang damit nyo. Oo, Judy, hindi maluluma yung damit nyo dyan. Mapaprosen. Ganda ng aparador nila, oh, guys, oh. Eh, lumang rep to, no, Judy? Sira na daw. Ginawa nilang aparador. Ayun. Nasaan pa? May aparador ka pang iba? Nasaan na yung aparador mo pang iba daw? Ay, sabi ni mama mo, oh, yun daw. Saan daw? Patingin daw. Meron pa pala sila ibang aparador, oh. Ayun. Ay, oo nga. Oh. Ang galing naman ng aparador nila talaga, oh, ref. Ganda man. Ayos ah. O, sara muna eh. Mawawala yung lamig. Ang galing. O, punas mo yung ulo mo at nabasa siya, guys. O, kasi tumutulo talaga. Grabe. Punas mo, patuyuin mo yung ulo mo at baka magkasakit ka. Ayan yung mga award ni Renz. O, ay grabe. Ang dami. O. Dami yung award. May dalawang medal pa. O. Ayun, yung mga award niya, oh. Eager Beaver Award, Sunshine Award, Friendly Award, BCB Award, Happy Helper Award, Honest Kid Award, Sparkler Award, Contributor Award, Golden Heart Award, Little Teacher Award, ay grabe, Mr. Patience, Extra Miller Award, Batang Magalang, Batang Maasahan, Brave Soul Award. Disiplinado ako. Ay, grabe. Grade 1 na pala si Renz, no? Sa pasukan, grade 2 na. Yun. Grabe, ang dami niya pong award, oh. Hinakot mo lahat yung award, ah, Renz. Grabe. Tapos, ayun pa, oh. Perfect Attendance Award, oh. And pangako to, no? Dami. Pero mapati na video nagsasala, oh. Saan? Ay, lahat yan? Ay, ang galing, oh. Best in Tongue Twister Award. Ay, grabe. Ayun, oh. Meron pang
Saan? Sa likod ko, Best Tongue Twister Award. Ay, ang dami, grabe. Dami niya award. Daming award ni Renz. Grabe, galing. Ang pinakamatinding awardee ito. Madikit. Madikit ang likod award. Masandal ang likod tulog. Ito ang tinatawag na, ano tawag dito? Ano tawag dito? Ano tawag dito, Rasen? Santol po. Santol. Ang tawag kay Kuya Red ay? Santol po. Santol. Santol Award. Kasi, sandal likod tulog. Sandal tulog. Tingnan ni Red at saka ni ano. Si Red Noveno. Oh, grabe oh. Nadikit lang yung likod eh, tulog. Ah, ito pa daw yung ibang award. Ito pa yung ibang award mo? Oo nga, oh. Ay, grabe. Kahapon lang to yan. Kahapon lang to? Ayan, no. Academic Excellent Award. Borrega Renz Jeric with High Honors. Given July 12, 2023. Ay, grabe. Yung galing. Napakatalino talaga ni Renz, no? Very good si Renz. High Honor Award. Grabe. Tapos ito pa, oh. Oh. Ito, third quarter with high honor din. Ay, grabe. Oh, ito pa with high honor din. Ay, ang talino naman ni Kuya Renz, oh. Galing naman ni Kuya Renz, ang talino. Kuya Renz, napakatalino mo naman. Salamat po. Daming award. Ikaw, Russell, pag nag-aral ka, marami ka din award? Baka puro ano, ha? Talaga, ang sipag, oh. Panayang punas niya, guys, oh. Kanina pa po yan nagpupunas, oh. Panayang punas niya. Sipag. Ang award ni Russell, ano, masipag award. Talino din ba si Russell, ano, Renz? Okay. Talino din siya. Pag pinagpa-plus ko nga rin po siya nung mayroon ang sasagot niya nga po. Ah, nasasagot din niya? Okay. Ang galing. Ah, pinapractice mo na siya? Ang galing naman. Ang sipag po talaga ni Russell. O, kanina pa siya punas ng punas. Alam niya na yung, ano, apply, ano? Mathematics? Opo, yung basics nga po alam niya rin. Wow, sige nga. Sige man daw, sample. 1 plus 1. Yung galing, 2. 2 plus 2. 2 plus 2 daw. 4, very good. Galing nga. 4 plus 4. Ay, ang galing. Magaling nga siya. 8 plus 8. Ay, 16. Ang galing nga niya. Nakapagbasa ng equation sa Tagalog. English na nito. Ang galing niya, no? Matalino. Siya, ikaw nagtuturo sa kanya, Renz? Opo. Ituturoan mo siya? Si Mama. Tsaka si Mama. Ay, very good man. Pag nag-aral to, with high honors din to. Galing. Ayan, guys. Napakasipag. O, kanina pa po yan. Ikot ng ikot. Nagpupunas. Kaya nababasa na yung ulo niya. Natutuluan siya. Sipag naman talagang itong mga batang to. Ayan guys, at pabalik na tayo. Ayan no, dito galing tayo dito sa may Panganiban. Dito tayo, dito na po tayo dadaan sa may Paracali kasi nag-landslide daw po dun sa Panganiban. Kaya ito, ikot tayo dito sa Paracali. Ayan, at masama po talaga ang panahon. Pero dire-diretso lang ang pagtulong kahit umulan at umaraw. Ayan no, putik. Dahil sobra talaga maulan po. So, ayan, maraming pong salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw po ng Webes. Sa mga hindi pa po nakadikit sa ating YouTube channel po, Lorny TV, Red Noveno, Kuya Bal Santos Matubang, siyempre, Kalinga Prab, Ateda Vlogs, at ang KKK, ayan no, Red Noveno, ayun. Siyempre, nandito sa likod na Daddy Donut, ayun no, si Daddy Donut, oh. Shout out, Daddy Donut! Ayan, shout out! At, yun no? Ayun yung mga nakakasalubong natin kasi sarado po doon sa Panganiban. Meron po kasing ano doon eh, nag-landslide yung daan doon sa Panganiban. So ngayon guys, syempre huwag din natin kakalimutan si Kuya Brooks, ang KKK, at syempre ang bumubuo po ng Team Kalingap.
Yan ha. Supportan po natin ang kanilang mga munting bahay. So, shout out sa ating lahat. Love, love lang po tayo. Keep safe, lalo na po ngayong napaka maulan po ng panahon dito sa Daet. Ingat, ingat po. Yan. God bless everyone and God bless po. Love, love lang po tayo. Bye-bye.